Ang overseas absentee mail-in ballot na ito ang unang na-process at na-record sa Philippine Consulate sa San Francisco para sa nalalapit na presidential election sa Pilipinas. Laman ng mga boxes na ito ang mga nakasilpang mga balota na dadalhin sa mga designated rooms sa konsulado para ma-process. Matapos ma-verify na gumagana ng maayos sa mga voting machines, ipinasok na ang mga balota at na-print ang mga resibo. We will be doing this every Monday and Thursdays. And for today, everything went well. We did not encounter any technical issues. Ang PhilAm community leader na si Chito Desuacido ang nag-iisang poll watcher sa unang araw ng ballot feeding sa konsulado sa San Francisco. Looks like the process is going smoothly. And I'm happy that I'm able to be here to participate and of course watch and witness how it's going and help maintain the integrity of the election. Halos 48,000 ang mga registered voters sa Alaska, Northern California, Colorado, Idaho, Montana, Northern Nevada, Oregon, Washington, Wyoming at Utah na nasa ilalim ng jurisdiction sa San Francisco. Ang layunin ng konsulado na ma-mail na lahat ng balota sa mga susunod na araw. Paalala naman ng mga consulate staff sa mga botante, sundin ang lahat ng direksyon bago i-mail ang kanilang balota para masiguradong mabilang ang kanilang mga boto. They should make sure to read the instructions first. And one of the things that we'd like to inform them is to make sure that they seal the ballots properly. Pwede pang magsumite ng mga balota hanggang 4 a.m. sa May 9, pero hikayat ng konsulado na wag nang mag-antay. As soon as they receive their voting packets, i-check na nila, i-fill out na nila yung balota, and then ipadala nila sa amin para maaga namin ma-receive and to be sure that it will be counted. Sa mga botante naman na nasa San Francisco Bay Area, may nakalaang drop box para sa balota sa lobby ng konsulado. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News.